guys! In this video, pag-uusapan natin kung paano ko nga ba nakuha yung 500 subscribers in just 1 week. Kaya gusto ko po magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa akin. Alam niyo ba before, hirap na hirap talaga ako makuha yung 100 subscribers. 100 pa lang yun ha. Parang na-stuck lang ako dun sa 46, tapos hindi na siya umaangat. Kaya in this video, ituturo ko nga sa inyo yung mga techniques or yung mga ways na aking natutunan. Kung napapanood mo to ngayon, meron na akong 580. Ano pa sa mga susunod na araw, diba? Baka ma-reach ko na yung 1,000 subscribers. Kaya panoorin mo to from start to finish para mag-grow ang iyong YouTube channel. Number 1 is yung ating title. Dapat po sa ating title, meron po tayong tinatawag na HIS. What do I mean by that? H stands for helpful. Letter I means interesting. S is for searchable. As a small YouTuber like me, hindi muna po natin kailangan mag-upload ng ating mga personal vlogs. Unang-una, hindi po tayo kilala. Kaya wala pang masyadong manonood ng inyong mga videos. Kung meron mang manonood sa'yo, syempre, konti pa lang. Kasi ako, before, yung mga ina-upload ko dito sa YouTube ay yung mga lifestyle ko. Katulad na lang nung pagbili sa online, mga ganyan. Nag-upload din ako ng Ukay-Ukay Haul, Shein Haul, Shopee Haul, Lazada, mga ganon. Kaya tinry ko talaga mag-experiment kung ano yung mga ia-upload ko dito sa YouTube. And one more thing, nag-search din ako ng mga kung ano nga ba yung mga dapat kong i-upload. Siguraduhin mo na yung title mo ay interesting. Number 2, thumbnail. Papakita ko sa inyo yung itsura ng thumbnail. So, ito. Eh, pag may ganyan ka, magkakaroon na sila ng idea bukod sa title kung ano nga ba yung nilalaman ng content mo. Kaya kung gagawa tayo nito, syempre kailangan natin pag-aralan. Noong nagsisimula talaga ako, as in, yun, nag-upload lang ako, diretso upload. Wala na akong mga nilalagay ng mga ganyan. Kaya siguro walang nanonood at nagsisubscribe sa akin. Ang ginagamit ko palang app ay yung PixArt, which is lalabas sa screen nyo. And yung fonto. Libre lang yan, huwag kayong mag-alala. Mag-aral lang kayo at matututunan nyo din yan, katulad ko. Number 3 is yung ating editing. Alam nyo, dito sa YouTube, kailangan may willingness kang matuto. Alam nyo, ang dami ko na talagang natutunan nung nag-start ako mag-vlog. Kasi sa editing, makakapaglagay tayo ng music, ng mga sound effects, at malaki yung chance na hindi talaga maboring yung ating mga viewers. Tsaka diba, pag may mga sound effects, dadala yung ating mga damdamin. Ang ginagamit ko nga palang editing app ay yung CapCut. So, napakadali lang din yung gamitin at libre lang. Kasi kapag natuto tayo mag-edit, alam niyo yun, matatanggal natin yung mga paulit-ulit nating sinasabi. Like yung guys, so, yung mga dead air natin, yung pa-loading, mga pa-post natin. At hindi hahaba na nga haba yung video nyo. So, makakat natin yung mga ganon. Number 4, lightning. Katulad ko, pumunta talaga ako sa part kung saan maliwanag. Kasi, ba, ang pangit naman kung mag-vlog tayo sa mga madidilim. Unang-una, hindi naman tayo ma-appreciate. Pangalawa, hindi tayo makikilala ng mga viewers natin. Kaya, hanapin nyo sa bahay ninyo yung mga part na maliliwanag. Number 5, pinaka-effective din to, yung remind your viewers to subscribe to your YouTube channel. Kaya, ikaw na nanonood, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang mahiya. Para updated ka lagi sa mga bago kong upload. Kung makalimutan man ng viewers mo mag-subscribe, at least ma-remind mo sila. And pag subscribe na sila, once na nag-upload ka, mag-view nila yung mga ibang videos mo at tataas yung public watch hours mo. So, kaya ikaw, mag-subscribe ka na ha. Number 6, promote your channel. Saan mo nga ba ipopromote? Sa Facebook mo. Gawa ka ng group chat. Kunyari, sa mga katrabaho mo, yung kaklose mo doon. Sa family mo, or relatives mo, sa friends mo. Tapos, isend mo yung link ng YouTube channel mo. Tapos, sabihin mo sa kanila na pa-subscribe naman, ganon. Pag inisa-isa mo yan, patagal ka. Tsaka, may limit po si Messenger. Kaya, gumawa ka na lang ng group chat at isend yung YouTube channel mo. Number 7, yung back
background mo. What do I mean? Huwag tayo dun sa may mga tahol ng tahol yung mga aso, dun sa mga ate mo na nagtatawanan, mga ganyan. Maliban na lang, diba, kung yung topic mo talaga ay yung mga funny videos or yung mga travel vlogs, talagang maingay yun. Kaya kung talagang willing ka mag-vlog, bibili ka ng mga equipment like yung mga mic, ganyan. Dapat yung background natin, yung tayo lang yung naririnig talaga. Yung tayo yung mas umaangat nilang naririnig. Kasi mamaya may tumitilaok dyan. Marami na ako napanood na gano'n, yung mga tumitilaok, yung mga tumatahol, yung mga merong pabile, yung mga ganyan. So, kailangan nating maiwasan yung mga ganyan para makapag-focus yung ating mga viewers sa mga pinagsasabi natin. Number 8, huwag tayong maging hopeless. Kasi naranasan ko yan, yung parang, hindi umaangat sa 46 yung subscribers ko, ganyan. Kaya kung pangarap mo talaga, gumawa ka ng paraan. Katulad ko, gumagawa ko ng paraan ngayon. Nag-iisip ako ng mga topic, nag-re-research ako ng mga pwedeng i-upload, gumagawa ako ng mga script para sasabihin ko sa inyo. Darating din yung araw na ako at ikaw ay mamonetize. So, magtiyaga lang tayo. Alam nyo, don't compare yourself who started vlogging years ago. Kasi yung mga yan, nagsumikap din yan. Kaya ikaw dyan, kung nanonood ka ngayon, mag-isip ka na ng topic mo, gumawa ka na ng script mo. That's all guys, thank you for watching. Sana meron kayong natutunan sa akin. Kung meron man, give me like at pasubscribe din sa aking YouTube channel. Guys, maraming salamat pala sa 580 subscriber na nakasubscribe sa akin. Na-appreciate ko kayo. Bye guys, I love you all and God bless. Bye!